So yun na nga, no? So magandang magandang ngayon is tanghaling tapat. So okay, ang alas 12 ang time natin ngayon at dito tayo ngayon sa ating munting farm at dito sa ating milingan. Kasi may mga nagtatanong kasi na mga farmers na gusto nilang ano nga ba yung may dadagdag pa sa paggamit daw ng abundant harvest. Babanggitin natin yung lalong-lalo na po sa palay, sa nagtatanim ngayon sa palay, gusto nila yung dumagdag yung ani nila. So kahit sino naman talaga, lalo na ngayon napakamura ng ating palay pag binibenta, na sana dapat ang nagpipresyo dahil sila yung nagpalaki, sila yung bumuo ng ano, ng bigas, dapat sila ang nagpipresyo. Pero baligtad ang nangyayari, 'di ba? Ang nangyayari is yung mga farmer, sila ang mga middleman, sila ang nagpipresyo sa mga farmers. So di naman natin maano 'yon, na ganun talaga. So kailangan dapat talaga is dumami talaga yung ani nila. Oo, yun yung pinaka-the best talaga na kailangan mo. So, ito, dahil din kay Abundant Harvest, ayan, marami nakapag-testimony. So, may mga pupuntahan tayong mga barangay soon at kakausapin natin sila kung ano nga ba yung naging resulta ng kanilang paggamit. Kasi mula-simula hanggang dito sa pag-ani, meron silang magandang ano testimony sa Abundant Harvest. So, titignan natin at ibabanggitin ko sa inyo na unting kaalaman lang. So disclaimer lang sa ating mga solid farmers, hindi naman tayo nakapag-aral ng agriculture, pero dito sa mga nag-testimony ng mga farmers at mga nakasubok na at na-experience na nila, so dito natin sa kanila kinuha yung mga bagay na to. Okay, bago tayo magsimula, okay, please like, comment at subscribe, and then share nyo rin tong mga videos natin para makatulong din sa ibang mga farmer at sa mga gumagamit din ng Abundant Harvest. Okay? So, unang-una sa atin is kailangan sa palay. So, ang dakil natin ngayon is sa palay. So, sa palay, ang isa sa magandang timing sa pag-ano ng Abundant Harvest, paggamit, ay yung kailangan dapat mula simula talaga na simulan mo na yung paglalagay nito, dahil mapoproteksyonan mo siya sa kung anumang mga sakit na dadapo sa ating mga palayan. Okay? Okay. So, number one, ang unang timing, kailangan dapat, dahil sa mga nagbababad dyan ng mga punla, ay ng ano nila, ng binhi. Okay, sa pagbababad ng binhi, dapat nasisimulan mo na siya. So, kailangan pag ibababad mo siya sa drum, lagyan nyo siya ng ano, na Abundant Harvest. So, ang recommendation namin kasi is 1 liter sa isang drum na 200 liters. Okay, so 200 liters, equivalent niya yung isang ano, litro po ng Abundant Harvest. So, yun yung una. So, sabi nila, sir, baka mamaya yung ano namin, yung pinag-anuhan sa drum, baka masayang. So, hindi po siya masasayang dahil pwede nyo siyang i-spray doon sa ano, pag naglaland preparation na kayo. Mas mabilis lumambot yung lupa. Okay, mabilis siyang mag-fertile. Yeah. Okay, so, pangalawa, syempre, ng paglalagay ng Abundant Harvest is dapat i-spray nyo rin siya doon sa mga punla. So, dahil nagpunla na kayo, pwedeng 10 days na siguro after pagkatanim ninyo, mga 10 days, pwede nyo na siyang i-sprayan. So, advantage niya para po yung lupa is lumambot at yung punla mabilis lumaki. Kasi ang ibang testimony nila na sa 18 days, kasi iba tumatagal siya ng mga 25 days. Eh. Yung iba, karamihan, nilipatan nila 25 to 30 days. So, dito ay 18 days pwede nyo siyang ilipatanim. Sabi, sir, masyado ba yung bata? Baka mamaya magkasakit. So, hindi siya magkakasakit dahil yung ugat niya mahaba at matibay.
pati yung tangkad niya, hindi siya katulad ng 18 days na normal. So, yung 18 days niya, parang 25 days na yung, ano niya, yung kanyang laki. Okay, so yun yung pangalawa. So, sa pangatlo, ayan, na pag-i-spray dahil ililipat tanim muna siya. Okay, dahil ililipat tanim muna siya, after 7 days, yung iba nagbabasal. Nagbabasal sila ng kanilang ano, pag-aabono nila. Yun yung tawag doon is basal. Unang abono yun. Okay. So, magbabasal sila dapat after 7 days mula pagkalipat tanim, kailangan dapat na isprehan na nila ng abundant harvest. So, pwede nilang isabay sa pag-aabono nila kasi si abundant harvest spray naman siya, so full year. Ayun yung kagandahan ng isang full year. Okay? Pag-aabono direkta sa dahon. Ang galing! Ang galing! Yan. Okay, so ayun yung kagandahan niya. At the same time, ang malupit pa dyan, di ba? Direkta siya sa dahon. Pag in-spray nyo, direkta sa dahon, mabilis makain ng halaman o ma-absorb ng halaman yung nutrients na daladala ng in-spray ninyo. Okay, so yun yung pangatlo na paggamit ng Abundant Harvest. Okay, pang-apat, 20% ng paggipin ng palay. Paggipin yung parang namumuaghag na siya or talagang dumadami na yung mga suhi niya, parang gano'n. Okay, yun yung 20% ng paggipin ng palay. At sa 20% na yun, maganda ma-sprayan nyo siya. Okay, dahil doon kumukuha at doon nakakakuha ng nutrients para mas lalong humaba at mas lalong gumanda, magkulay green yung inyong yung dahon ng inyong mga palayan. Okay. So panglima, okay? Ang panglima natin yun yung pinakamagandang timing na talagang maganda sa isang full year. Okay? So sa panglima natin is dapat ay na-spray nyo siya sa pagbubuntis o milk stage kung tawagin. Okay, sa pagbubuntis ng palay, maganda ma-sprayhan nyo siya ng abundant harvest dahil dito kumukuha ng nutrients. Parang ano lang yan, parang isang nanay lang yan na nagbubuntis. Okay, so pag ang nanay na nagbubuntis, syempre kailangan niya ng nutrients para sa pinagbubuntis niya. Kailangan niya ng may sabaw, ganyan. Hindi naman pwede yung may tuyo, di ba? Hindi naman pwede yung kinakain niya is tubig at asin, mga ganyan. Hindi naman pwede yun kasi walang nutrients na matatanggap. So, kailangan dapat masustansya pagkain para pag lumabas yung baby, healthy siya. Okay, kao. Okay. So, ganyan din yung halaman. So, ang halaman, kaya nagbubuntis yan dahil kumukuha na yun ng nutrients. Kaya napapansin ninyo sa karamihan ngayon sa mga palayan is hindi na umaabot yung butil sa batok. Diba? Karamihan sa baba lang tsaka unti lang yung inano nilalabas niya. So, dun nakukuha yun. Kaya humahaba yung humahaba at dumadami yung ani, 'di ba? Kasi nagkakaroon ng laman yung batok ng palay. Okay, so kailangan dapat yung batok ng palay para magkaroon, ispray nyo siya pag nagbubuntis. Okay, so lastly, ang pinakalas natin, syempre, pag-aanihin na yung palay. Sabi, sir, baka hindi na pwede yan kasi aanihin eh. Hindi na pwede habulin. So, pwede pa po natin habulin. Ito naman po yung natutunan ko kay Pastora. Okay, nung na-interview natin siya. At panghuli, 25 days bago anihin, ispray niyo pa po siya. Kasi mahahabol pa siya at makakakain pa siya ng nutrients na siya namang nagpapasiksik. Okay? Siya naman nagpapasiksik sa palay, sa butil ng palay, kaya bumibigat siya. So, yun yung isa, yun yung anim na pinakamahalaga na natutunan natin sa mga nakausap nating farmer na ngayon umani na. Kaya ang iba is umani sila ng mga, nagsimula sila sa 50, katulad ng vlog natin na, ayan, kung nakikita nyo dyan, ayan, na 50 kaban, umabot ng 70 kaban. Dating 8 kaban ng 8 bags ng abono ang ginamit niya, ngayon naging 5 na lang. So Wow! yun yung isa na rin yun sa mga kakaus ano natin kakamustahin natin kung kaus na yung pinaggamitan niya ng abundant harvest. Okay, so sana may naitulong at ipapakita ko sa inyo yung
dito sa ating munting farm dito ng kalamansi. Papakita natin kung ano nga ba yung naging resulta ng pinag-spray natin ng abundant harvest at kung gaano ka-healthy yung ating mga tanim na ano na kalamansi. Okay, so yun, tingnan natin guys. A few moments later. Okay, so yun, dito tayo ngayon, dito na tayo sa ating kalamansian. So titignan natin siya at tignan nyo mabuti kung gaano, grabe ang dami niyang bunga talaga. Hindi ko in-expect na ganito yung magiging bunga niya. Oh, ayan. Sabi? So, dami niyang bunga. Ayan. Ito siya. Itong pinakamatandang kalamansi sa kanila na in-expect namin na hindi na siya mamumunga kasi marami naman. Pero kung mapapansin mo, ayan, napakadami niyang bunga. Ayan. Ayan, dami niyang bunga. At ito'y masarap na ilagay sa gawing kalamansi juice. Ayan, healthy. Tapos lagyan mo pa ng honey. Ayan. Pure honey. Kaya talagang nakaganda sa katawan natin. Wow. Ayan. So sa tabi lang siya ng aming bombahan. Ayan. Sa tabi lang siya ng bombahan. Ah. Yeah, ganyan siya kalalaki. So yun. Okay, tapos na tayo at makita naman natin yung ayan ating mga kalamansi. So yun, maraming salamat po sa mga tinapos itong video na to at syempre po maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa atin. So 600 plus na po tayo at continuous counting siya at makaabot tayo ng 1,000, 'di ba? Maging hundreds at maging million yung ating mga subscribers. So marami pa tayo at i-upgrade pa po natin yung ating pag-vlog na mas marami pang mga matutunan yung mga power at the same time po yung mga OFW. So paramihan din po kasi sa atin sa ating mga subscribers is mga OFW, okay, na kita dito sa Pilipinas. Ayan, maganda ngayon is talagang mag-farm talaga kasi lalo na sa panahon natin ngayon is mahirap. Ang parang pinakauna is yung essential, okay. So kung may mga tanim ka sa loob ng bahay, 'di ba, kahit mga gulay yan, talagang maganda yung magiging maganda yung magiging result at masasabi nating hindi ka gugutumin dahil may hina-harvest ka. Okay? So ito naman yung namin tawag sa puno na to, guyabano. Okay? Yan yung main yung guyabano natin. So guyabano natin yan, itong nasa taas. Ayan, guyabano. At the same time, doon is puro manggahan na. Okay? So, maraming sa ato. Please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakishare naman po ng ating video. At yung ibang natin, lalo kay Pastora. Ayan, marami na tumakilig dahil umani siya ng 200 kabal. So, soon bibisitahin ulit natin siya. At makikita natin kung ano ba yung tinanim niya ngayon. Kasi ang last time na tinanim niya ay itong cropping, ang tinanim niya is 487. Okay, yung mga tanim rin ang mga hawak niya, mga farmers. Okay, so yun, at maraming salamat sa lahat and God bless. Ingat po kayo palagi. Bye bye.